Magandang araw mga kaibigan. Ito po, malungkot na balita sa latest vlog ni Maharlika. May binalita siyang namatay. Dating BBM supporter noong panahon ng kampanya, ngayon kumalas, and then siya po yung nakaalitan ni Governor Gwen Garcia sa Cebu City, Cebu Province. Walang iba kundi si Dr. Rowena Burden, patay na daw. According to information na binalita ni Maharlika. Okay, pakinggan natin si Madam Maharlika. Mga kalugayan, bago natin na buljakin si Migaon, right? Si Mix Migaon, ay gusto ko manang ibalita sa inyo sa mga nakaka-follow. Okay, we're done. Okay, nakaka-follow kay Dr. Rowena Burden ng Cebu, kung saan isa siya sa mga kakampi natin at may ipinaglalaban para sa ating lahat, ay siya daw po ay, ayon sa balita na sinend sa atin, siya ay na-cardiac arrest. So hindi pa natin sure kung ano talaga ang kwento ng kanyang paglisan. And dahil wala pang pamilya na nagsasalita, nabasa lang natin sa CDN Digital, Burden reportedly succumbs to heart attack. Okay, just in, Dr. Rowena Burden, the controversial nemesis of Cebu, Governor Gwen Garcia reportedly suffered a fatal heart attack on Friday morning, December 15. So, hindi natin alam kung anong oras, saan ba siya inatake, sa bahay ba? Kapiling ba niya pamilya niya? So wala pa tayong makuha na impormasyon, okay, na kompleto. So I hope, you know, kasi I think yung mga 8 hours ago lang itong balita na ito, sana makapagbigay linaw yung kanyang pamilya at malaman natin kung ano ba talaga ang matotoo ba talaga ang heart attack o may foul play. And I hope kung, you know, dumating may foul play, dapat i-autopsy siya. But anyway, si Dr. Rowena Burden po ay talagang masyadong controversial recently in the past few months dahil in-expose niya yung kahayupan ni Momo Gwen Garcia dyan sa Cebu at lahat din ng mga kachok-chak-chenis ni Gwen ay isa si Dr. Rowena Burden ang nag-expose niyan. Kawawa naman, sabi ni, I know, kung sino pa yung may pinaglalaban para sa bayan, yun pa yung, you know, na nawawala. Pero ito yung mga buwakan ng Ginny ng Gwen Garcia, ayan, namamayagpag pa kanyang kawalang yan. Sabi ni, kawawa naman, sabi ni Venus. Okay, so, yun po ang balita. Sana fake news ito. Kasi hindi pa sigurado si Madam Maharlika. Kawawa naman yung pamilya kung totoo. Tapos, ano ba talaga, cardiac arrest o foul play? Kasi grabe ang nakalaban niya. Ganyan talaga kung makakalaban mo ang nasa poder, delikado ka. Kagaya sa amin ni Madam Maharlika, na bumabangga sa poder, sige na lang. Kung ano ang kapalaran namin, bahala ng Diyos. Okay, sana paki-comment naman dito sa comment section kung ano ang balita nyo, lalo na yung taga Cebu kung may nanonood. Okay, relax muna tayo ha. Ito, may nagpadala sa akin ng vlog ni Super DM. Nako, na-relax ulit ako. Panoorin nyo itong panibagong birada ni Super DM kay kanyang idol Rafi Tolfo. Enjoy! Ikaw, Sir Rafi Tolfo, ay kilala bilang matapang na tagapagtanggol ng mga Pilipino. Binabangga ang malalaking tao, walang sinisino maliban sa amo mo. Ngunit sinasabi ko na sa'yo, hindi sapat ang katapangan para pagsilbihan mo ang bayang ito. Pagmasdan mo ang nangyayari sa West Philippine Sea,
baka magtapang-tapangan ka na naman sa WIS Philippines. Huwag puro tapang, gumamit din tayo ng puso. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong ipahamak ang mga kababayan mo para patunayan lang na matapang ka. Matuto na tayo sa kasaysayan. Bakit hinahayaan ng presidente na magbuwis ng buhay ang kanyang mga sundalo kung makikipag-usap lang naman siya sa mga dayuhan bandang huli? Kaya't ang aral dito, nararapat lamang na unahin natin ang makipag-usap kaysa makipagdigma. Nakamit natin ang pambansang kalayaan sa pamamagitan ng usaping pangkapayapaan. Ngunit huwag ninyong sabihin na wala palang silbi ang pagbubuwis ng buhay ng ating mga bayani. Dahil nung una pa lang, wala silang balak makipag-usap sa atin sapagkat ang tingin nila sa atin ay maliit lamang at kayang-kaya nilang apihin. Subalit, nung matikman na nila ang katapangan ni General Luna, saka pa lamang nagbago ang kanilang isip. Ang kagitingan at kabayanihan ang nagtulak sa mga dayuhan para tanggapin ang usaping pangkapayapaan. Sapagkat kahit anong gawin nila tayong mga Pilipino ay hindi magpapalupig! Sabi ng mga Amerikano, papayag kami sa pistok basta isurrender si General Luna. Pistok kapalit ng buhay ni General Luna. Sa paulit-ulit ninyong salita, nabibingi na ang aking tinga. Ang tunay na matalino ay marunong manguto at hindi nagpapauto. Marunong tumanggap at marunong magpanggap. Masdan ninyo ang US at ang China. Si Biden at si Xi Jinping, nag-uusap sila. Si Duterte, kapag nakipag-usap kay Xi Jinping, traidor at maka-China ang tawag sa kanya. Si Pangulong Marcos ay nakipag-usap din kay Xi Jinping. Ngayon nyo sabihin na ang makipag-usap sa China ay maka-China! Mga minamahal kong kababayan, mag-isip tayo ng may talino't pagkakaisa! Yung Amerika ay bumabagsak ang ekonomiya nila. Kaya't hindi malayo na ibibinta tayo sa China. Sabi nga nila, kailangan magkagira para magkapira. Alam ng China na ang Pilipinas ay kayang-kaya nila. Pwede nilang utusan at bayaran ang Amerika para palalain ang tensyon at para magkagera. At pwede tayong iwanan ng Amerika kapag ang gulo ay nagsisimula. Nangyari na yan noon, kaya't huwag basta-basta magtitiwala. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mga minamahal kong kababayan ko, si Duterte ang tunay na matalino. Dahil hindi niya tayo dadalhin sa isang laban kapag alam niya na tayo ay hindi niya kayang ipanalo. Subalit hindi niya sinabi na hindi niya ipagtanggol ang ating teritoryo. Lalaban pa rin tayo kapag hinaharas ang ating mga barko. Ang gusto lang niya kapag usapang gira, wag masyadong mainit ang ulo. Para maiwasan natin ang missile to missile ng mga sundalo. Tama nga naman, kapag distansya ang labanan, hindi tayo mananalo. Kulang tayo sa gamit, kaya tayo ay dihado. Kaya bago tayo magwala, aralin muna natin ang depensa ni Andres Bonifacio. Alam nyo ba kung bakit sila nanalo? Kasi yung mga dayuhan nakapasok na dito. Ang gagawin nila, gagapangin na lang kapag gabi para sigurado. Ang ating mga bayani hindi nakipagsabayan kundi gumagamit ng talino. Katulad nila Lapu-Lapu.
Hinintay mo na nila na makababa ng baybayin bago isorpresa ang mga dayo. Kaya kung dumating man ang panahon na ang China ay magiging demonyo, kapag binumba nila tayo, yung iba na walang hawak na missile doon muna sa kuiba magtatago. Bumba sila ng bumba hanggang sa maramdaman nila na ubos na tayo. Papasok na sila sa Manila para magtayo ng kampo. At sa Cuiba lalabas na tayong mga Pilipino. At pupunta kami ng Maynila kasama ang mga Bicolano. Pagsapit ng dilim gagapangin namin ang puwersa ng mga Chino. Hanggang sa maubos at sila ay matalo. Tama naman mga kababayan, hindi natin kayang makipagsabayan. Kaya hindi dapat tayo magsasawa na makipag-usap sa kanila. Pero habang nakipag-usap tayo, yung mga Coast Guard natin, hindi natin pinapaatras yan sa West Philippine Sea. Kapag inaapi sila, lalaban sila sa tama. Diba? Ito lang naman ang punto natin dito mga minamahal kong kababayan. Ang kapayapaan ay idaan natin sa pakiusap. Pero ang karahasan wag natin idaan sa pag-atras. Kahit tayo ay nakikipag-usap, kapag hinaharas tayo, wag pa rin tayong umatras. At ang isa pang punto dito mga kababayan ko, hindi naman porket hinaharas tayo, eh hindi na tayo makipag-usap. Hindi nga tayo pwedeng magsawa sa pakipag-usap dahil hindi tayo pwedeng makipagsabayan. Kasi yung iba napipiko na, apurado na na magkagera. Hanggat kaya natin makipag-usap, makipag-usap tayo. Kasi ayaw ko dumating sa point na matulad tayo sa kasaysayan na makikipag-usap ulit tayo bandang huli na, na kung kailan marami ng buhay ang nawala. Sabi nga ni Supremo Robinod Padilla, ang gulo nyo. Sinabi kasi ng ibang baser mga minamahal kong kababayan na itong si Duterte maka-China. Hindi niya naman sinabi na pabayaan ang ating teritoryo. Ang gusto lang niya huwag idaan sa mainit na ulo. Mga kababayan, tama naman ang sinabi ni Duterte. Ibigay ang tubig, kunin natin ang isda. Biro lang yun pero may laman. Ang problema sa ibang vlogger, nagagalit sila kasi hindi nila naintindihan. Hindi nila alam ang mga pasumbingay kung sa Bisaya pa. Yung mga biro na may patama, yung akala mo kaaway pero kakampi pala. Intindihin nyo yung sinabi niya. Sige, ibigay na lang yung tubig at kukunin natin ang isda. Patawa yun mga ka-over, mga kababayan. Kasi ang ibig sabihin niya, kailangan idaan na lang natin sa patawa. Ganyan naman talaga sila, magulo sila. Kaya magulo na sila, wag natin sabayan ang gulo. Daanin na lang natin sa patawa. Kaya siya nagbibiro. Oh, sakim kayo sa tubig. Sa inyo na ang tubig. Pero kukunin namin ang isda. Hindi kami papayag na pati ang kayamanan, kabuhayan namin sa dagat kukunin ninyo. Di ba naintindihan nyo mga ka-over? Tapos ibas nyo na maka-China. Maka-China. Kasi ganyan magsalita. Ayaw niya ng gulo. Pero hindi niya rin pabayaan na makuha ang ating kayamanan sa dagat. Dinaan niya lang sa patawa kasi ayaw niya ng gulo. Pero hindi siya papayag na ibigay ang kayamanan ng Pilipinas. Sabi niya nga, sige, kukunin natin ang isda. Sa inyo na yung tubig. Total sakim naman kayo sa teritoryo. Tingnan natin kung mapakinabangan nyo yung tubig. Huwag nyo lang pakialaman ang kabuhayan ng mga Pilipino. O diba? Yan ba yung sinabihan nyo na maka-China? Sinabi niya nga dati, nakalimutan nyo ba? Sabi niya, huwag nyo lang subukan na pakialaman ang oil and gas. Dahil mapipilitan talaga ako na magpadala ng warship dyan. Dyan kayo mapiknyos mga vlogger. Kasi hindi nyo iniintindi basta-basta na lang kayo na nagkomentaryo. At may sinabi pa siya noon. Sabi ni Duterte, gira lang ang paraan para makuha ulit natin ang ating teritoryo. So ang ibig sabihin nun, kahit anong pakiusap niya, iba talaga, matigas talaga ang ulo ng China. Pero sinabi niya, may araw din sila, pero hindi mo na ngayon. O ayan, naintindihan nyo? Yan ba yung maka-China? Mga kababayan, nalalagay tayo ngayon sa isang sitwasyon na kahit ano ang piliin natin, meron nakaabang nakapahamakan. Kaya mga kababayan, magtiwala lang tayo sa kanya. Hindi siya traidor. Matalino lang siya, ginagamit lang niya ang kanyang talino. China, huwag kayong magmataas. Dahil ang nagmataas ay ibinababa.
Kahit gaano pa kayo kalakas, hindi nyo makukuha ang Pilipinas. Hanggat maaari, umiwas kayo sa gulo. Ito lang ang masasabi ko. Huwag nyong subukan ang tapang ng mga Pilipino. Hanggang dito na lamang, mga minamahal kong kababayan ko. Ako si Super DM, ang inyong makatanang bayan o pambansang makabayan. Ikalat ninyo ang mga kataga ko sa ating bayan. Hanggang sa muli, mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mga Pilipino! Amen.